The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Episode na ito mga katiets, ating tatalakayin ang mga dangers sa pagkukay ng Yamashita Treasures. Pero bago natin ito tatalakayin, ako'y mag-shoutout mo. Merry Christmas mga katiets! And advance Happy New Year to all of you. Bago tayo magpatuloy sa ating episode ngayon, of course, shoutout muna tayo kina Gregorio Nobal, Jigo Gabrines, Jimar Gamuk, Rogelio Cortez, Lolito Junior Patino. Shoutout dyan kay Madrid Jumar, Jetro Cabali, Robert Cabunilas Pangu Sylvester Hukbo ng Liwanag, kay Tating Nali Mansalay, Rex Alipu, Celso Sinido, Raul Trangia, Alex Kerubin, Romulo Malbar, Jeffer Makiran, Minard Gamok, Ariel Kunsinseno, Lito Taburada, and lastly, shout out kina Randy Paho, Willy Kagula, Romel Hisulgon, Rico Mausisa, at kay Maria Dieta. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, well, Merry Christmas sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Alright, mga katiyats, sa treasure hunting, lalo na kapag Yamashita Treasures ang ating hinahanap, ang Yamashita Treasures ay mayroon talaga itong mga tinatawag na mga traps or mga patibong. It can be a poisonous gas or itong explosives. Kaya mapanganib ang paghukay kapag big deposit ng kay General Yamashita. Ang maganda lang sa treasure hunting kapag nakatsamba tayo ng mga ibinaon lamang ng individual soldier, yung nag-iisa lamang na nagnakaw at nagbaon siya ng sabihin natin 10 kilo na mga jewelries, okay na yan. At mababaw lang yun. Pero itong sa General or kay Yamashita or sa Emperor ay mga secured treasure vault ito, ibinaon niya ng malalim at nilalagyan nila ng mga patibong. It can be poisonous gas, chemicals, or explosive na sumasabog. At ito ang maganda. Kasi sabi ko sa inyo, tumigil na kayo sa 7 kung walang magagandang sign. Safety pa tayo pagdating natin sa 6 to 7 feet. Safe pa tayo dyan mga katiyats. Kasi after 7 feet, mga sabihin natin 3 meters or 10 feet to 17 feet itong dito sa baba, dyan na nila iniiwan yung mga poisonous gas. Kaya kung medyo masama ang pakiramdam nyo sa inyong paghinga o kumakati ang inyong mga balat, tigil muna kayo. At palipasin na ma-expose ang magsingaw yung poisonous gas sa inyong tunnel. Okay, so ito yung mga signs, katiyets, ng poisonous gas. Atin i-close up yan. Itong parang maliit na ahas, ito. Dito, klaro-klaro na mayroong ano, lalagyan ng chemical, kaya poisonous gas talaga. At itong arrow na ito, ito ang very tricky na arrow kasi minsan pointer to treasure ito, pero naisama siya sa listahan ng poisonous gas kapag parang coiled siya na ganyan na arrow. Pero very tricky yan na arrow kasi pwedeng pointer yan. Kaya ito ang inyong laging tandaan ng klaseng arrow kapag parang spring, ay dahan-dahan na kayo. Baka mayroong poison gas. Ito rin, poison gas yan. Ngayon, dito tayo sa mga danger signs. Ang danger signs ay warning yan na mayroong itong delikado sa dulo or sa unahan. Danger sign are warning signs of immediate danger ahead. It could be a booby trap, pwedeng booby trap siya, pwedeng poisonous gas,
dito ang pinag-usapan natin ay it's either poisonous gas or explosive. Hindi na isama dito ang water trap sa mga signs na ito. So itong dito na danger signs, generic na ito mga katiyats. Kasama na dyan ang poisonous gas, explosives. Ayan, so screenshots nyo na lang ito. Pag makakita tayo nito, ito merong very tricky din dito na sign. Ito kasi ay sign yan ng treasure. Treasure on the spot yan. Pero meron siyang ganito. Ibig sabihin ay merong danger. Siguro ito ay treasure box. And then pagbuksan mo, merong danger. Kaya nga ito ay treasure sign na ito. Pag nakita nyo ito, treasure ito. Problema lang ay merong danger. Pwedeng ang box pagbuksan nyo, pero pwedeng merong sisingaw na poisonous chemicals. Kaya ingat kayo palagi. Okay, ibang sign ito. Ito ang booby traps. Ito ang mga sumasabog. Explosive ito. Mga katiets, tingnan nyo, ang dami-daming parang spring, yan ay wire. Okay, atin palakihin. Ayan. Screenshots nyo mga katiets. Ito yung kahoy na nakaikis tapos pinako. Yan ay water trap ito eh. Kasama pala ang water trap dito. Meron akong na-encounter na ganito. Yung sinabi ko sa inyo na backhoe ang naghukay. Nakakross yun na tabla. Ayan na halos isang dipa. 1 meter mahigit ang sukat ng mga ito. At malapad ito. Nasa 1 foot. 1 foot by 1 meter. And din naka-cross yan. Pinako yan sa gitna. At kapag na-backhoe nyo yan or hinukay nyo pa yan sa baba, ay tatamaan nyo ang plug ng water trap. At sasabog ang tubig. Ito, ganun din ito. Pareho lang itong dalawa. Itong iba nito, explosives na ito. Katulad nito, ito yung landmine. Ito yung pin. Ito yung explosive niya. Pag naapakan mo yan o nabundol mo, sasabog yan. Ito ay ganun din. Mga wire ito, tripwire. Ang star ay very tricky yan. Kasi ang star ay pwedeng sign for general treasure. Kasi ang general, meron yung mga star sa kanilang ano, sa kanilang mga uniform. Merong 3 star general. Kaya importante sa kanila ang star na sign. Dito ay nilagay sa booby trap. Ang alam ko na pagka drawing ng star na explosive ay itong parang distorted na pagka-drawing yung explosive. Parang may itong mga mahaba na parte na parang sasabog. May mga guhit pa yan sa gilid, parang parol. Ibig sabihin, sasabog siya. Pero itong dito, very tricky yan. Pwedeng general treasure ito. Pero danger pa rin na sign ng star. Kaya kuwidaw, dahan-dahan kapag mayroong star. Ito ay water trap pa rin ito. Ito ang sign na sumasabog na, nagaganyan. Kakaiba siya sa spoke, kasi ang spoke ay malaki ang bilog. At din mayroong ganyan. Ito ay maliit ang bilog, tapos mayroong spoke. Ibig sabihin yan ay booby trap. Ito yung mga compilation ng mga treasure hunter noon na nagkikita sa mga site. Ang mga ito, kaya na-record ito. Okay, ito, ano rin ito. Booby trap siya.
ang ex na may ito, very tricky din ito. Pwede kasing entrance here, pwedeng ang meaning dyan na on target or entrance or maghukay dito. Kaya very tricky siya. Pero kasama pa rin siya sa booby trap. Pero kung ex lang yan, hindi yan booby trap. Sign yan for treasure. Ito kasi ay IG yan. Yan ay 5 meters ahead or 5 yards distance na sign ito. Pero nailagay siya sa booby trap. Ang pagkaiba kasi meron siyang ito. Pero kung ganito lang ang pagkasulat niyan, IG lang ganyan, hindi yan booby trap. Yan ay distance of treasure. Pero meron siyang ganito. Kaya delikado. Ito rin. Ito parang pusit. Tumutulo. So, ayan. Mga booby trap katiyats. Screenshot nyo na lang yan para meron kayong compilation. Kapag nag-treasure hunt kayo sa bundok, dala-dala kayo ng mga signs na ganyan or isave nyo sa cellphone. Para pag makakita kayo, tingnan nyo kaagad sa inyong reference para hindi tayo malagay sa peligro. Okay, ito na yung mga explosives signs. Andito yung parang spokes. Close up natin. Itong parang kamay. Treasure sign kasi ito, pero meron palang explosive yan. Ito ang parang bulaklak, gumamela. Explosive siya kasi ang mga petals niya ay napakarami. Pero iba rin yung sign ng emperor na chrysanthemum. Kasi may bilang yun ng petals. Ang chrysanthemum ay merong 16 petals. Yan ang emperor emblem. 16 yun kaganito ang chrysanthemum. At kapag hindi 16, kapag ganito na itsura ito, ingat na kayo dyan kasi yan ay explosive. Ito ay sign to ng landmine. Pag naapakan mo yan, sasabog. Explosive talaga ito. At ito ang pagkaiba ng spoke sign at explosive sign. Ang explosive sign ay mas marami ang kanyang mga sun rays na ganyan. Tapos maiiksi ilang. Dito ay halo siya, may mataas, may maiksi, may mahaba, may maiksi. Pero in general, ang spokes, amigdat ang bomba or explosive ay maraming sun rays na pinong-pino. Pero kung ang spoke kasi ay nag-umpisa ang spoke sa 5 spokes. Kung 5 lang na ganyan, 6, 7, 9, yan lang nakita ko ng mga spoke sign. Nag-umpisa sa 5, 7, 9. 9 ka sunrise or spokes. At medyo mahaba siya. Kaya merong pagkakaiba ang explosive sign na ganito at saka spoke. Ito yung kidlat, kaya nga sasabog, may kidlat. Thunder sign, explosive pa rin. At ito ang X na merong mga parang arrow. Okay, ito kasi action niya na sasabog na siya, kaya nagaganyan yan. So kapag nakita niyong mga ito katiets, ito ay heart to. Parang heart siya. Delikado ito. Kaya tandaan niyo ito mga katiets, ang mga danger sa Yamashita tunnel na vertical tunnel. Or even horizontal sa mga kuweba. Pag may nakita kayo na ganyan, ay magdalawang isip na kayo sa inyong mga galaw. Dahan-dahan na ang galawan kapag may mga ganyan na sign. Ito ay parang W pero mas marami siya na ganito. Parang may M sa gitna.
Pero yun pala ay sasabog din siya. Parang ganito siya. Okay, tingnan natin ang iba't ibang klaseng chemicals or poison gas. Sandali lamang. Okay, mag-umpisa tayo mga katiyets sa sarin gas. Ang sarin gas ay known as GB. Ang liquid na ito ay malinaw, walang kulay at walang lasa. Wala din siyang amoy. Ang kanyang mga sintomas, kung ito'y tumama sa atin, sisipunin tayo, magbabasa ang ating mata, magluluha, at pinapawisan tayo at uubo. At magdiarhea tayo, merong diarhea na mangyari. Takbo tayo sa mga sa mga palikuran. At dito nahihilo ka na, nanghihina ka, sakit ang ulo mo, nagsusuka ka, low blood pressure. Nakalanghap ka ng sarin gas. Ang sarin gas ay Japanese yan na mga chemical na ginagamit nila sa digmaan. Meron kasing unit ang Japanese na expert sa mga chemicals. Yun ang tinatawag na 731 unit. Ang 731 unit ay nag-eksperimento yan ng parang mga zombie. Mga tao, nilalagyan nila ng mga bakterya ang katawan at ini-expose sa mga harsh environment tulad ng snow, tulad ng desert. Parang gumagawa sila ng Universal Soldiers, ang 731 unit. Composed yan ng mga scientist at mga doctors at mga chemist. Okay, remedy sa sarin gas kapag meron. Hugasan lang ang mata, pinti, maraming tubig, ihilamos. Gamitan din ng sabon and then takbo ka agad sa pinakamalapit na clinic o hospital. Ang methane gas, ito ang very common. Dalawang klase ang methane gas sa treasure hunting. Merong methane gas na talagang ginawa sa laboratory. Yan ang methane gas na walang amoy. At ang methane gas na matagpuan palagi natin sa mga tunnel natin ay mga decaying materials like mga itong ibinaon ng mga tao noon. Kahit anong tagal ng panahon, kapag nabuksan mo yung pinagbaonan sa mga tao ay iba talaga ang amoy. At yan ay very concentrated methane gas. At merong epekto yan sa atin. Pupula ang ating mata, ang ating mag-dry ang ating mga lips, magiging blue, mahihilo tayo, mahirapan tayong huminga, and din mawalan tayo ng malay. At kung hindi tayo nadala madali sa or hindi tayo na nabigyan ng first aid, ay pwedeng mamatay. Methane gas. Kapag mabaho na methane gas, yan ay natural na methane gas galing sa organic matters na ibinaon. Pero kapag methane gas na walang amoy, hindi mo mamalayan na may methane gas pala. Yan ay ginawa ng mga hapon. Yung 731 unit pa rin ang gumawa yan. Okay, remedy, remove the patient well away from the gas and administer artificial respiration. So, kailangan ng hangin. Paypayan nyo ang pasyente mga katiets, maraming hangin, and hugasan ang mata or buhusan, plenty of water for several minutes, pabalik-balik, hindi lang isang beses ang mata buhusan ng tubig, and din takbo ka agad sa mga doktor or clinic. Seek immediate attention galing sa mga expert. Okay, ito, hydrogen cyanide. Patay na tayo dito. Wala nang remedy ito, mga katiets. Ang cyanide ay parang asin yan, kulay puti. Nilalagay yan sa mga maliliit na garapa, tinatawag na vial. At daladala yan ng mga sundalong hapon. Kasi kung magsabi na yung kanilang general na
harakiri na tayo. Ang sipuko, yun ang gamit ang maliit na dagger. Tutusukin nila ang kanilang tiyan para sila mamatay. Ang harakiri naman ay yung, ayan, kagatin nila yung bayal, patay kaagad sila, instant death. Ganyan katapang ang mga Hapon, pero ganyan din sila kaduwag. Ayaw nilang matalo, kaya magsipuko sila or harakiri. So yan ang hydrogen cyanide. HCN. Meron siyang lasa para doon mapait na almonds. May amoy din siya, parang almond. Yung almonds ay parang manian. Ito, magsusuka ka rin, ang symptoms mo, ang iyong mata ay luluwa, parang lalabas na ang iyong mata, at titigas ang iyong mga panga. Naku, patay ka na kapag ganyan. Other symptoms include palpitation, cyanosis, and consciousness. Wala na, unconscious ka na dito. Kasunod ay death. Remedy, wala. Walang remedy kapag tatamaan ka ng cyanide. Tapos na, mga katiyads. Kaya ingat kayo kapag makakita kayo ng maliliit na garapa na may kulay puti na powder sa loob nito, pwedeng cyanide yan. Kaya wag hawakan, kumuha lang ng shovel o itong pala, or magguwantes kayo. Ay, wag nyo nang hawakan. Kuha lang kayo ng shovel or pala at ilagay nyo sa safe place at i-dispose ng maayos. Huwag itapon sa tubig, maraming mamatay na ano dyan, mga naniniraan sa tubig. Lastly, itong mustard gas, hindi ganong ano to, parang makati lang to. Ang mustard gas ay may symptoms na irritant nga lang, ma-irritate lang ang yung skin, manghihina ka rin sa sakit ng ulo mo, at mamamaga ang yung mata, at nang malalata ang yung balat. Pag na-expose ka ng matagal ay makati hanggang mag-blister or yung balat mo parang matutuklap na. So remedy, wash eyes with copious amount of water. Yung mata kasi natin ang sensitive, kapag mga chemical magluluha ka agad siya at mabubulag tayo, kaya takbo ka agad sa tubig. At kung nasa loob ka ng tunnel, labas ka agad, sigaw ka agad ng tulong at hatakin ka sa lubid para madali kang makalabas. Kasi kung tatagal ka pa, pwedeng mas malupa ang mangyari. Okay mga katiyets, yan ang aking ma-share sa inyo about poisonous gas, explosives, and other danger signs sa Yamashita Treasure Hunting. Ingat kayong palagi dyan. I wish you all the luck in the coming year 2023. Paalam na, God bless you all.